Ito nga ang karugtong ng naputol na kwento sa last chapter sa upload natin kahapon. Kaya naman sa madaling salita, ang Kirihara daw na nasa loob ng kanyang katawan ay hindi hahayaan na tumakbo at iwan na lang ang kanyang trono bilang hari. Napangiti naman si Vices dahil nakakatuwa daw dahil may malakas na desire daw si Kirihara upang maging mas malakas pa. Bigla nang dumating ang mensahero at wika nga nito na mas dumadami daw ang mga halimaw sa bandang East Invasion Army. Tanong nga ng Four Revered Saints na may ambush daw ba sa kanilang puwersa. Sagot nga ng mensahero na imposible nga daw ito dahil dapat ay napansin na agad nila ang mga halimaw na padating. Tanong nga nito na ibig sabihin daw ba ng mensahero ay bigla na lang lumabas ang mga halimaw. Tugon nga ng mensahero na posible nga daw ito. Umaatras na din daw ang Silver Wolf Knights dahil madami na din daw ang namatay sa hanay nito. Tanong pa nga niya na ibig sabihin ay parang nagkaroon daw ba ng teleportation ang mga halimaw. Sagot nga ng Goddess na hindi daw ito maari dahil kung may teleportation daw ang Great Demon Emperor ay gagawin daw nila ito bilang surprise attack. So ibig sabihin ay on the spot daw na gumagawa ang Demon Emperor ng mga halimaw nito. Tanong naman ng Four Revered Saints na ibig sabihin daw ba nito. Na dumating na nga ang Great Demon Emperor at kumikilos na ito kasama ang mga sarili nitong alagad. Ngayon naman ay sisimulan na natin ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa mungkahin ni Erica para sa lahat. Dahil may ipapakita nga daw siya sa mga ito. Wika nga ni Erica, nalagyan daw ni Tauka ng magic power, ang armband na inilagay niya para kay Eve Speed. At nang ginamitan niya ito ng magic ni Tauka, ay biglang ang lumiwanag si Eve Speed at tila nagbabago nga ito ng anyo. Hanggang sa nangyari na nga ang imposible. Wow! Ang pag-transform ni Eve Speed bilang isang tunay na tao. Napakaganda nga nito at tila nakakabighani ang anyong pisikal ni Eve Speed. Pati nga si Elizabeth ay ikinagulat ang biglang pagbabago ni Eve Speed. Wika nga ni Erica na ito nga daw ang special bracelet na ginawa niya para kay Idim at sa angkan ng mga Speed. Wika nga ni Eve Speed na nakahawak na daw siya ng tao. Pero nakakapanibago daw pala kapag siya na mismo ang mawalan ng mga balahibo. Dagdag pa nga nito na sobrang hindi daw siya komportable, naintindihan niya na daw kung bakit mahilig magsuot ng damit ang mga tao. Wika nga ni Erica na malalakas na nila lang nga daw ang mga magulang ni Eve Speed, ganun din ang ibang mga kalahi nito. Ngunit ganun pa man ay masyado daw silang umaasa na magbabago ang mga tao. Kaya naman naawa nga daw si Erica sa mga angkan ni Eve Speed dahil sobrang bait ng mga ito. At posibleng makilala at patayin daw agad si Eve Speed ng mga tao dahil sa uri nito. Kaya naman sa pamamagitan ng bracelet ay magagawa daw mamuhay ni Eve Speed bilang isang normal na tao. Tugon naman nito na mahihirapan daw siya magbalance dahil nawala na daw ang kanyang buntot. Wika naman ni Tauka na habang nagpa-practice daw si Eve Speed bilang anyo ng tao, ay nais daw niyang magpaturo dito kung paano gumamit ng espada. Humingi na daw siya ng tulong kay Seras kung paano sumakay ng kabayo. Kung tuturuan lang daw sana siya ni Eve Speed, ay mababawasan daw ang pabigat niya para kay Seras. Wika nga ni Eve Speed na siya na daw ang bahala sa pagtuturo kay Tauka ng espada. Kahit daw nasa human form na siya, ay kaya pa din daw niya ilabas ang tunay niyang lakas sa 90%. At wala daw siyang balak bumalik sa pagiging leopard unless may magic daw na magka-counter dito. Kaya naman after nga nito, ay pinasubok nga kay Tauka na baguhin ang magic percentage na ilalagay niya sa bracelet. Then matapos nga nito, ay naging isang cute na nilalang si Eve Speed. Kalahating tao at kalahating leopard. Wika nga ni Eve Speed na mukhang hindi na daw mauulit ang ganitong transformation na ginawa ni Tauka. Sagot naman ni Erica na napaka-insensitive naman daw ni Tauka at Eve Speed, sobrang cute nga daw kasi nito. Pati nga sina Seras at Lisbeth ay sobrang nakukyutan sa transformation ni Eve Speed. After nga nito, ay nagpatuloy nga ang pagturo ni Seras kay Tauka kung paano sumakay ng tama sa kabayo. At ang pagtuturo din ni Eve Speed kung paano gumamit ng espada. Kasabay na nito ay tinapik na ni Eve Speed si Tauka at wika nga nito. Na ang masasabi lang daw niya ay kulang pa sa experience si Tauka pagdating sa espada. Napapangiti na nga lang si Erica sa kanyang mga nakikitang eksena. Kinagabihan niya ay tanong nga ni Erica na palagi daw bang binabasa ni Tauka ang Book of Forbidden Arts. Sagot naman ng ating bida na kapag may libreng oras lang daw siya.
Dagdag nga ni Erica, nasa abandoned ruins daw ba nakita ni Tauka ang libro na ito? Sagot naman ni Tauka na nakita niya nga ito sa abandoned ruins. At nang sinubukan niyang basahin ito ni Erica, ay nagulat nga siya sa nilalaman nito. Dahil kapag lumabas daw ito sa publiko, ay talagang magbabago ang buong mundo. Tanong pa nga nito, nakilala pa daw ba ni Tauka kung sino ang nagmamayari ng librong ito? Sagot niya ng ating bida na ang nagmamayari daw nito ay si Anglin Bathrad, ang Great Sage. Kilala din daw ito sa tawag na Dark Hero. Wika naman ni Erica na alam niya daw ang pangalan na ito, ngunit di niya pa daw nakikita ito ng personal. Ang buong akala daw ni Erica na ibinalik na sa mundo ng mga tao si Anglin Bathrad matapos nitong pabagsakin ang ugat ng mga demonyo. Wala daw siyang ideya na itinapon din daw pala ito ng goddess sa abandoned ruins. At kahit daw pala ang Great Sage at ang mga kaibigan nito ay hindi kayang pabagsakin ng Soul Eater. So ibig sabihin, malalakas na nilalang na nga ang itinapon sa abandoned ruins, ngunit bigo silang matalo ang Soul Eater. At tanging si Tauka lamang ang nakatalo dito. Nakita ha din ni Erica na kaya daw pala naiba at malakas ang slime ni Tauka dahil sa ginamit nito ang libro upang mas palakasin pa si Pigimaru. Sobrang talino daw ng Great Sage dahil halos ilang eksperimento daw ang ginawa nito upang maperpekto ang pag-aaral na ito. At halos lahat daw na nakapaloob sa libro ay sobrang kapaki-pakinabang. Tanong naman ni Tauka na ganito na daw ba kahalaga ang libro na kahit ang Witch ng Tabus ay nagugulat sa nilalaman nito. Wika pa nga ni Erica na may nilalaman pa daw ang libro na isang realm na kahit siya daw ay hindi magagawang makapasok. Maaring experiment din daw ito ng Great Sage at sa tulong din ng abilidad ng mga tao mula sa kabilang mundo. After na nito ay tanong naman ni Erica na ano naman daw ba ang mga bagay na nakalagay sa lamesa. Sagot nga ng ating bida na ito nga daw ang mga materyales na kinakailangan na nakasaad sa Book of Forbidden Arts. Tapos na nga daw niyang gawin ang voice changing stone at loudspeaker stone. Nakahanda na nga din daw ang iba pa niyang mga gagawin. Ngunit sa ngayon daw ay ang pinaka-importante ay ang monster enhancement ng kanyang Pigimaru. Ipinakita nga ni Tauka kay Erica ang isang bagay na kanyang kulang para sa kanyang gagawin. Kaya naman wika nga ni Erica na ito daw ba ang kailangan ni Tauka. Tanong naman ng ating bida na may ideya daw ba si Erica kung saan ito makikita. Bigla ngang may kinuha si Erica na isang bagay mula sa kanyang dibdib dahil meron daw siyang bagay na hinahanap ni Tauka. Tanong naman ni Tauka na wala daw bang kapalit ang pagbigay ni Erica ng bagay na ito. Sagot naman ni Erica na wala daw itong kapalit dahil reward na lang daw niya ito kay Tauka dahil sa araw-araw nitong pagsisipag na matuto. Matapos na nito ay ginawa na nga ni Tauka ang nakasaad sa libro at nakalagay na ito sa isang maliit na bote. Tanong pa nga niya na handa na daw ba si Pigimaru sa kanilang gagawin. Matapos na nito ay pinatakan nga ni Tauka si Pigimaru at dahil nga dito. Ay nagkaroon niya ng napakalakas na ingay sa loob ng bahay ni Erica. Lumabas na din ang ilang bahagi ni Pigimaru at nabasag ang ilang bato. At habang naiipit niya si Erica ay inalala nga nito ang kanyang bahay. Wika pa nga niya, nakakaiba daw talaga ang nagawa ng Great Sage. Pinabalik na ni Tauka si Pigimaru sa original nitong anyo at wika nga nito. Na dahil sa experiment na ito ay mas tumaas daw ang density ni Pigimaru. Mas magiging mahaba din ang range ng mga galamay nito. After na nito ay may dumating nga na isang ibon at dalangan nito ang impormasyon para sa lahat. Nagsimula na nga daw kumilos ang Great Demon Emperor mula sa silangan. Mas magiging madugo daw ito kesa sa nakaraang digmaan. Mukhang naghahanda na din daw ang Sacred Coalition para sa laban na ito. Posibleng kasama din daw ang mga tao na isinamo ng Goddess ng Alion upang sumali sa bakbakan. At sa digmaan din daw na ito ay ang army na pinamumunuan ni Katleya Stramius, ang First Princess ng Holy Nation, ay sasali din sa digmaan laban sa mga demonyo. At ang kapitan daw dati ng Knights of Nea ay walang iba kung hindi si Seras. Nag-alala nga si Seras dahil tila nangangamba ito sa kaligtasan ng kanilang prinsesa. Tanong naman ni Tauka na pwede daw bang hindi na lang sumali ang Knights of Nea. Sagot naman ni Erica na ito daw ay ang laban sa pagitan ng mga tao laban sa mga demonyo. Lumipat na ang eksena sa Eastern Counter Invasion kung saan nagpakawala nga agad si Hijiri ng napakalakas na kapangyarihan laban sa mga halimaw.
Wika nga ng captain ng White Wolves na sobrang nakakamangha daw talaga ang lakas ng mga tao mula sa kabilang mundo. Tanong nga ng captain na pwede daw bang wasakin ni Hijiri ang lead ng mga kalaban. Ang mga kawan na daw niya ang bahala sa mga naiwang mga halimaw. At after daw ng skill ni Hijiri, ay sisimulan daw nila ang pagsugod sa mga halimaw. Maging matatag daw ang lahat at ubusin ang lahat ng kasamaan sa mundo. Na-hype na ang lahat ng mga kawal at napasigaw na nga sila sa motivation ng kanilang captain. Tugon naman ni Itsuki na hindi niya daw hahayaan na ang atin niya lang ang kikilos. Sagot nga ni Hijiri na ipapaubaya na daw niya kay Itsuki ang mga maiiwang buhay na halimaw. Dito na nga inilabas ni Itsuki ang kanyang kapangyarihan at wika nga nito. Lightning Shifter Unlock Number 3. Then matapos na nito. Talagang winasak na ng magkapatid ang lahat ng mga halimaw sa kanilang harapan. At tila napakatindi nga at napakaangas ng kanilang kombinasyon gamit ang napakalakas na kuryente at hangin. Darating kaya si Tauka sa eksena upang tulungan silang lahat. At ipapakita nga sa susunod na kabanata ang bagong lakas ng ating bida mula kay Erica Anarvale. At yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.